Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binabalak na rin ang ilang trucker na magsagawa ng tigil biyahe bungsod ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Inland Hauler and Trucker Association President Teddy Gervasio, maraming operator sa bansa ang humihiling na itigil muna ang kanilang pagbiyahe dahil sa mataas na presyo ng diesel. Dagdag ni Gervasio, wala na halos kinikita ang mga trucker at kadalasan nag-aabono pa sa iba't ibang mga bayarin kabilang na operasyon sa mga pantalan. Sa kasalukuyan, napilitan na ang karamihan sa mga operator na maningil ng mas mataas sa kanilang mga customer, subalit hindi pa rin umano ito sapat upang makasabay sa mataas na halaga ng krudo. Dahil sa mataas na vaccination rollout ng pamahalaan, bukas ang palasyo sa posibilidad na ibaba ang alert level status sa buong bansa. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, kinakailangan lamang ng masusing pag-aaral sa mga datos na kinakailangan upang may sakatuparan ng naturang panukala kahit na may nakikitang bagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang lugar. Dagdag pa ni Andanar na naging maganda ang ginawang paglaban sa pandemya kasunod ng ulat na bumaba ang infection rate ng virus at unti-unti na rin bumabangon ang ating ekonomiya. Binigyan din naman ni Andanar na ang susi upang may sakatuparan ito ay ang pagsunod ng ating mga kababayan sa minimum health protocols at iba yung pag-iingat upang hindi na kumalat pa ang sakit. Nakapagtala ng 5 volcanic earthquake ang Mount Bulusan sa nakalipas na magdamag. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology o PHVOLCS, ito na ang pinakamababang volcanic earthquake na kanilang naitala mula nung mga nakaraang araw. Dagdag pa ng PHVOLCS, mas mababa din ang local magnitude na umabot lamang sa 0.1 hanggang 0.4%. Bagamat bagyang kumakalma ang bulkan, patuloy pa rin ang paalala ng PHVOLCS sa mga residente na iwasan na pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Samantala, nakabalik na ang higit sa 100 pamilyang inilikas, dulot na rin ng pag-aalboroto ng naturang bulkan. Sinimulan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang taunang closed season sa Davao Gulf na tatagal hanggang sa huling araw ng Agosto. Layo nito ang matugunan ang kahilingang panatilihin ang sapat na dami ng mga isda sa karagatan at mabigyang panahon ng pagpaparami at pagpapalaki sa mga ito. Bungsod nito, mahigpit na ipinagbabawal ang paghuhuli ng maliliit na pelagic fishes tulad ng galunggong, karabalyas at matambaka. Mas paigtingin at palalawigin ng BFAR sa Region 11, katuwang ang iba't ibang ahensya, organisasyon at lokal na pamahalaan sa Davao Region ang kampanya laban sa illegal fishing sa kasagsagan ng close season ngayong taon. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. Higit isang siglo na mula nang iwagayway ang watawat ng Pilipinas na sumimbolo ng kalayaan ng bansa. Ngunit gaano bang kasidhi ang patuloy na pakikipaglaban nating mga Pilipino na maging tunay na malaya sa karahasan? Security situation now is better than it was 6 years ago. Sa pagpasok ng bagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maraming nag-aabang kung anong direksyon ang tatahakin ng bansa sa kapayapaan. Pakinggan ang eksklusibong panayam kay AFP Chief General Andres Centino kasama ang pinagkakatiwalaang broadcast journalist na si Cesar Soriano sa Independence Day Special ng Magandang Gabi Pilipinas. At tunghayan ang mga kwento ng mga sundalong nanindigan sa kanilang tungkulin bilang Sanlitigan ng Kalayaan. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.